pag-ibig niya ay magninindig sa harap ng altar. Kami dumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, iwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magninining. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway maging aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, "Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin
ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon yaoy idalangin. Ang mga mamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poon ating Diyos, ang aking dalangay umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. At ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong pananalig. Tandaan ninyo, marami ang dumarating buhat sa silangan at kanluran, at dumudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa ating pagpasok, no, sa paglalakbay sa panahong ito ng Adviento ay pinaalalahanan tayo ng katahimikan sa kabila ng mga ingay, sa kabila ng excitement, katuwaan. Ang panahon ng Adviento ay nagpapaalala sa atin na manahimik at maghanda.
Pinaghahandaan hindi lamang ang panahon ng Kapaskuhan, kundi pinaghahandaan ang pagdating ni Jesus, ang kanyang pagdating sa kaluwalhatian. At ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, parte ng paghahanda ng ating puso ay ang paglago natin sa pagpapakumbaba. Ang Kapitang Romanong ito sa ating Ebanghelyo ay nakiusap. Nakiusap kay Jesus hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kapwa niya. Para sa isa niyang alagad at alipin na mayroong karamdaman. Yung pakiusap niya, hindi para sa sarili niya. Kundi nagmamalasakit siya sa kapwa niya. At nung sinabi ni Jesus, pupuntahan ko. Anong sinabi ng Kapitang Romano? Hindi ako karapat dapat na magpatuloy ka sa aking tahanan. Minsan kasi aminin natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, we feel that we become entitled. Minsan may mga sort of entitlement tayo bilang Kristiyano. Merong isang pumunta ho dati sa isang parokya. At sabi niya, doon ako sa harapan uupo. Kailangan may reserve seat ako nung panahon ng pandemic kasi di ba, first come, first serve. Gusto niya sa unahan siya. At tinanong nung sekretarya namin sa opisina, bakit ho? Sabi nung babae, nung ginagawa itong simbahan na ito, pamilya ko nagbigay ng 10,000. Dapat sa unahan ako maupo. Gusto ko nga sabihin hanapin nga niya saan yung pader na yun, ibalik niyo sa kanya. Pero sabi namin, first come, first serve, punta na lang ho kayo ng maaga. Ganon din naman po yung iba. Pumipila ho, ayaw niyang kasing pumila. Bata pa naman. Hindi naman siya PWD, hindi pa naman senior. Minsan, we want that title We want to become entitled. Minsan, may nagpunta ho sa isang simbahan. Sinabi niya, dyan ako upo sa harapan. At sinabi, bakit po? Kasi gusto ko dyan sa unahan. Lektor ako sa ganitong parokya. Yung sekretarya ho, mautak-mautak din. Ang sinabi niya ho, doon po kayo sa parokya niyo magganyan. Welcome po kayo magsimba rito, pero kung saan ho kayo makaupo, doon po kayo upo. Wala hong reserve seating ho dito. Minsan, nagiging entitled tayo. Magandang paalala sa atin ng panahong ito ng Adbiento at itong Kapitang Romano na ito, to look with humility in facing the Lord. Hindi ba sa harap naman talaga ng Diyos, wala tayong maipagmamataas at maipagyayabang? Dahil alam natin na lahat ay biyaya at bigay ng Diyos. Siya ang pumapatnubay sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin. Kaya bilang pagtanaw ng pasasalamat sa Diyos na nagbibigay ng pangangailangan natin sa araw-araw, lumalago tayo sa pagpapakumbaba. Dahil alam natin na sa piling ng Diyos, sa gabay ng Diyos, Siya ang pumapatnubay sa pangangailangan natin. At itong pinakita sa atin ng Kapitang Romano na ito, kumakapit sa Diyos, isang dayuhan sa paningin ng marami. Isang taong tila'y hindi nananampalataya sa iisang Diyos. Isang dayuhan. Pero nung nakadaupang palad si Jesus, ang sinabi ni Jesus sa kanya, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pananampalataya. Dahil pinakita ng Kapitang Romano na ito
ang pagpapakumbaba at that sense of unworthiness. Umaasa sa Diyos, kumakapit sa Diyos na nagpapatnubay sa lahat. Kaya magandang imbitasyon, no? At paanyaya sa atin. Tularan ang Kapitang Romano na ito. Lumago sa pagpapakumbaba. Lumago sa pagkapit sa Diyos na may buong tiwala. At yan ang parte ng paghahanda natin para tanggapin si Jesus sa buhay natin. Si Jesus ay darating. Sana ang puso natin ay handa. Ang laman ng puso hindi puno ng sarili, kundi walang laman ng sarili para may puwang ang Diyos sa buhay natin. At yan ang taong lumalago sa pagpapakumbaba. Hindi puno ng sarili, kundi inuubos ang sarili para ang Diyos ang manahan sa puso niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga sa kapakinabangan para sa atin. Ang ating tugon, Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo. Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon, makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo. Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkakabahagi at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami sa panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kami kay Kristo.
Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa pag-ibig, sa lahat, katarungan.
Jesus, aming mananampo, awa mo't biyaya sa aming ipaabot, pag-ibig kang tunay, katarungang lubos, tanging kang pag-asa, O Jesus, halina, Jesus, aming mananako, kami iyong bayan, higyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong Diyos. Kami kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kami iyong bayan, bigyang lakas loob, hinihintay namin Puspos, langitang pag-asa, O Jesus. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Sa darating na December 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makaisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating Paris Finance, sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang pagbabasbas ay isang paanyaya po, no? Lalo na para samahan tayo sa paglalakbay sa panahong ito ng Adbyento, ay itong mga Martes ng panahon ng Adbyento, at ito bukas, December 3 at December 10, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang Advent Recollection. Oho. Kung hindi ho makapunta rito, may online naman po. Bukas po ang ating speaker ay si Father J.D. Zaldivar, isa pong manghuhubog ng pari sa San Carlos Seminary. Kaya kung pwede ho kayo bukas, no, available kayo para ang pagninilay natin ay maging buo bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus, ay inaanyayahan namin kayo sa paglalakbay na ito sa mga Advent Recollection natin. Bukas po yung unang recollection natin, December 3, si alas 7 po ng gabi, no, dito po sa ating simbahan, at pwede din pong makisama, lalo-lalo na ho online.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalo na ang mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod. Masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.